dito sa Pilipinas, masasabi natin ang labanan sa 150cc scooter ang pinaka-competitive. Nandiyan ang Click, PCX, ADV, Aerox, NMAX. Kaya naman hindi nakakapagtaka na may mga motor na hindi masyado nabibigyan ng pansin ng mga tao. At isa nga sa mga motor na yan ay ang Honda Airblade 150. Kaya naman kamakailan ay nagpasya akong subukan ng Airblade para malaman kung sa presyong 109,000, ano ba ang may bibigay nito? Ngayon yung forma niya kung titignan natin, ang laki ng similarities ng itsura niya sa Click, which is also made by Honda. At may konting hawig din siya sa ADV, especially dito sa part na to. Pero konti lang. Okay, bubuksan natin yung compartment. So, keyless siya, obviously. And natin. Ang isa sa maganda sa Airblade ay ang kanyang compartment. Malaki, kasha ang half face na helmet. At ito, natuwa ako dito. Meron siyang courtesy light. So, pag binuksan mo yung compartment, ilang second siyang iilaw para pag sa gabi, may liwanag yung ano mo, compartment mo, makikita mo yung hinahanap mo. Nandito yung kanyang power outlet. Ayan. May takip din siya. So, ayos din. Ang disadvantage lang is that wala siya sa harap. Yung nakasanayan nating power outlet sa harap, wala siya. So, hindi mo magagawa yung usual na nag-charge ka habang umaandar at habang nag-waste or kung ano man yung gamit mong navigation app. Meron siyang divider na pwede mong tanggalin. Lipat dito pag hindi kailangan para malawak. Pero pag gusto mong ihiwalay ang iba mong gamit sa rest ng daladala mo, ayan, pwede siya i-divide. So, magandang idea din yun. At, yeah, that's pretty much what it can offer. May ham siya dito. Okay, so huwag natin masyadong pakialaman tong mga gamit dito dahil yun yung gamit ng may-ari. Okay. Pagdating naman sa susi, ito siya, keyless. Gagawin mo is i-hold mo to until mag-green. Green ba? Parang hindi. Isa pa. Ayun. Nag-green siya. Pag nag-green na, start mo. Tunog. At iilaw ang lever or kung ano man ang tawag dito. And then, tsaka mo siya. Ikutin. Iilaw ang dashboard. And i-start. Yeah, nakaano ako. Ayan. Isa pala sa mga naging issues ko kahapon nung ginagamit ko to ay yung remote. Yung ilaw at itong ilaw na to, it's supposed to light up na pagkagamit. Siya, blue. Same thing here. The red, papatayin. At hindi siya nag-green. Yan. Pag-green kapag gagamitin. So, ang naging issue ko sa kanya kahapon, nung ginagamit ko siya, tirikang araw, batanghali ang tapat, napakaliwanag, hindi ko makita itong ilaw na blue. At ito rin, hindi ko makita yung ilaw na green. Nakikita ko yung red, pero yung green nung nag-change, hindi ko alam kung hindi ba nag-change o hindi ko lang nakikita. So, medyo ano siya, inconvenient siya nung mga ganong situation. Pagdating sa specs, napakalaki ng pagkakapareho nito sa Click 150i. Pareho ng size ng gulong, telescopic front suspension, halos parang nakaka-copy and paste lang ang specs nila sa isa't isa sa liit ng diferensya.
At this point, dahil sa tingin ko halos lahat na ay nakasubok or at least familiar na sa kakayahan ng Honda Click, gagamitin ko itong comparison para mas may idea kayo. Ang Click ay may maximum horsepower na 9.7 kilowatts at 8,500 RPM, habang ang Airblade ay 9.6 kilowatts at 8,500 RPM. So 0.1 lang ang pinagkaiba, hindi mo na mararamdaman. Ganon din sa maximum torque, ang Click ay 13.4 Nm at 5,000 RPM, habang ang Airblade ay 13.3 Nm at 5,000 RPM. 0.1, halos pareho lang. Mono siya kanlikod ng Click pero dalawa naman sa Airblade. Mas mataas din ng konti ang upuan ng Airblade sa 773mm kumpara sa 769mm ng Click. Pagdating sa fuel tank, 4.4 liters ang capacity ng Airblade habang 5.5 naman sa Click. Medyo malaki ang pinagkaiba nila. Pero ang pinagmamalaki ng Airblade ay meron itong ABS sa front brake. Isa sa pinaka-importanting feature sa motorsiklo. Okay, so Honda Airblade 150. Pauwi kami ngayon galing sa Baclad Falls at dala natin itong Honda Airblade 150 para sa review. At ngayong pauwi na kami, ibibigay ko ang aking mga feedback or mga napansin. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat kay S. Si S ang tropa natin, siya yung kasama natin sa vlog natin sa Bulalo Capital, sa yung checkpoint update na dumaan tayo ng Kaibyang. At ayun na nga, ito, kasama natin siya ulit ngayon at pinahiram na niya sa atin itong ano, itong Honda Airblade niya. Pag-usapan natin ano ba talaga yung experience ng driver kapag ito yung dala mo. So unang-una, yung power. Yung torque ng motor, malakas siya, torquey siya, pero the way it accelerates, ano eh, smooth yung acceleration niya. So hindi maka mabilis, smooth, pero hindi makaiwan kaluluwa, kumbaga. Alam niyo yung parang bigla mong binirit tapos parang feeling mo maiiwan yung kaluluwa mo or maiiwan ka ng motor, sobrang bilis. O yung angkas mo nakagalit kapag bigla mong ginawang ganun kasi malalaglag siya, para siyang malalaglag. So hindi ganun yung experience dito. Napaka-smooth. Isa sa mga nag-stand out na feature nitong motor na to nung sinakyan ko is yung ano, yung handling. Napakaliksi nitong motor. Maliksi siya compared sa mga maxi scooter, obviously, kasi nga mas malalaki yung gulong ng mga yon. Pero hindi niya sinacrifice yung stability ng motor. Kumbaga yung naitimpla nila ng tama yung ratio ng stability at ng handling. Usually kasi you have to sacrifice something. Kung gusto mong stable, stable talaga yung motor, hindi ka makakapag ano, hindi ka, you're not as quick. Pero kung gusto mo namang maliksi yung motor mo, syempre, ibabawasan mo yung stability. Lalakihan mo yung gulong, lalaparan mo. At yung, I think it has something to do with, ano, with yung bigat ng motor kung saan ilalagay. And Honda did a good job pagdating dun sa finding the right, ano, yung tamang timpla between stability and quickness. So total lumili ko tayo. Yung turning kasama na rin sa handling. At syempre malaking bagay na din yung suspension dun. Maganda, swabe sa iliko. At gaya nung sinabi ko kanina, ano eh, confident ka na dala mo siya. Pero to be clear, hindi ito templado pang banking-banking. This is more on to give you comfort sa pang-araw-araw na ano, na biyahe. Okay, so suspension. Maganda yung suspension niya. Actually, na ano ko, na surprise ako.
na-impress ako actually nung naramdaman ko yung kung paano lumalaro yung shocks sa mga lubak at imperfections nung ano nung kalsada. Ang Airblade ay merong disc brake with ABS sa harap and drum brake naman sa likod. At sa biyaheng ito, nagkaroon ng pagkakataon na kinailangan kong subukan ang kakayanan ng preno nito. Uy! Okay. Yung paglabas ng tricycle, iniligtas tayo ng ABS. Naramdaman ko yung almost pag-skid. Medyo gumawang tayo, pero... Well, thank you sa ABS. Sa pamilya. Eksaktong timpla. Yan na yata ang pinakamagandang paraan para ma-describe ang Airblade. Eksaktong laki ng compartment para makapagbigay ng space sa fuel tank. Eksaktong tigas at lambot ng suspension para sa practical na gamit. Eksaktong timpla ng handling at stability. At eksaktong disenyo na modern pero hindi masyadong agresibo. Ngayon kapag binalikan natin ang tanong kung bakit nga ba hindi ito napansin, maraming dahilan. Pandemic, timing, ekonomiya, pati na rin ang pagbulusok sa kasikatan ng click na malaki ang pagkakapareho sa Airblade. Pero para sa akin, ang pinakamagandang katangian nito ang siya ring naging dahilan. Ang pagiging eksakto. Parang wala itong naging target market. Sinubukan nitong bigyan ng eksakto ang lahat. Hindi katulad ng Raider na kahit nagkulang sa comfort ay sobrang bilis naman. Ang Aerox at Click, ginawang napaka-aggressive ng design kahit na pareho silang may mga pagkukulang sa ibang aspeto. Ang NMAX na pinangatawanan ang pagiging hari ng scooter na cruiser. Ang Airblade ay jack of all trades. At sabi nga nila, jack of all trades is master of none. Overall, kung ako ang tatanungin, napakagandang motor ng Airblade. Sulit ang bawat piso ng 109,000 mo. Lalo na kung iisipin mo na may ABS na. Panalong panalo. Maraming salamat. Ako po si Axel na nagsasabing go forward and accelerate.